Narito ang programang totoong totoo. Tambayan sa DWIZ. Programang magliliwanag ng ilang mahalagang mga issue. Tambayan, tambayan sa DWIZ. At ngayon, narito na sila upang maghatid ng saya sa bawat Pilipino. Sa programang Tambayan sa DWIZ. Talaga si Buklano. Go! Go lang. Ang ganda ng hali. Grabe. Ang pisa-tumpisa pa lang. Oo, namimiss ko si Drew. Oo. Magandang hali. Welcome to Tambayan. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Yeah. Kasama sa aking pila. Attorney Nick Nangit. Yes! Ako basta kayun lahat. Siyempre, mga ko Friday. Mm. Pag-uusapan natin ang mga manyak dyan. Okay, oo. Mangkus talking about manyaks. Pero bago okay. Yan, simulan oh. Natin yung kay Rolex. Kay Miss Rolex. Nabasa mo ba yun? Yung kanyang oo. Ay. Oh, kapal talaga ng Feslak, ano? Kapal talaga ng Feslak. I-quote natin. Ano, kasi sinabi kasi niya ito, dito. Oh. Sa kanya, ay, hindi pala, ma'am. Ano siya? Isa siyang Twitter. Tweet. Mm. Tweet ba to? Tweet siya, oo. Sa Twitter siya lumita. Pero hindi ay, pa Instagram IG? Din yata. Sa IG Instagram, yata. Ah, IG, oo. Oo. May title pa. Correct. Sana'y wala ng bakas. Ay, wakas pala. Kasi so, sabi niya rito, ang pagkakamali ko lang, sana yun mismo ang pinost ko. Pero, dinaan ko sa biro at sarcasm, kaya madaming di nakaunawa. O, di ba? Tayo pa may diferensya. Kakainis na natin naman yung ano. Mm. So, meron pa siyang, I thought long and hard about whether correct. I should post this, or should write this. Kasi, di ba, ikaw yung dalubhasa sa mga, sa languages, di ba, linguistics, yan eh. O, ano masasabi mo sa kanyang, ano, chika ay, dito? Ay, nako, ang girl, ha? Oo. Okay. So, meron siyang, ano, I posted about someone singing my song during a campaign sortie that wasn't one of VP Lenny and Kiko's. I thought that since I said, quote, I only allow Lenny Kiko people to sing it, in parenthesis, during campaign season correct. Is what I meant. Mm-mm. A lot talaga. Ha? May ganun. People would understand why I reacted in such a way. Mm-mm. Teka ha, so ang sinasabi niya, I only allow Lenny Kiko people to sing my song. Isabi siya may ari. So dapat daw, intindihin ng mga tao kung bakit nagre-react siya kapag may ibang kumanta. Mm-mm. So, statement of ano ownership pala correct. Yun. Correct, oo. Siya pala may ari ha. Kahit hindi siya. Kahit hindi siya. Hindi siya ang author. Interpreter lang siya ng kanta. Kasi ang author niyan, si Willie Cruz. Willie Cruz, na natigok na. The late Willie Cruz. At ano yan eh, commissioned I think yan eh. Dahil nga ginawang theme song ng pelikula. Same title. So, Viva ang may-ari. Viva ang may-ari. In fact, sinabi na yan ni San Panelo. Sabi nga ni senatorial aspirant na San Panelo na ito daw binenta na pala ito sa Viva. Kaya siya humingi ng pahintulot sa Viva Records kay Boss Vic. Hi, Boss Vic. O, diba? Oh, So, ibig sabihin, inaangkim niya. It's misleading at the correct. Very least. It na, is. Ano. Tapos gumawa siya ng issue nung merong kumanta reacting as though may ownership siya over the song. And merong iba, like, merong ibang nagre-react rin in the same way. Like, did you hear about si Dong Abay? Ay, oo. Nagre-react siya dun sa, ano ba yung kanta niya? Kalimutan ko yung title. Magkasama or something like that. Oo, magkasama yata. Whatever. Ano, na, he did not write it daw. He wrote it about the EDSA revolution. Mm-hmm. And syempre, hindi daw niya papayagan. Of course, mas vicious yung words niya. Mm-hmm. Na ang kakanta pa ay mga pro-Marcos people. Mm-hmm. Parang ganun. Mm-hmm. Na, ano, his words were a lot more unkind. Mm-hmm. Pero, you get the gist. Uh-oh. Meron pa siyang P-U or ano, P-A-K-U sa mga boboto daw kay Marcos. So, I understand the passion. Mm-mm. I don't agree with that. Kasi, di ba pag ikaw, ikaw, compositor, or even kung ikaw, performer, you put it out there for your audience. Correct. Unless yung command performance na, ano lang, it's small and select audience lang.
Tapos ililimit mo yung copyright correct mo just for use correct of that audience. At saka sa case niya, eh, diba, ni-record, dinenta. Ibig sabihin, it's for the public's consumption. It's out there. It's out there. At saka, ngayon lang niya na-realize, ang dami ng kumanta niyan. Mm-hmm. At saka, diba, lahat na lang ina-appropriate niya para sa sarili niya. Hindi lang yan, diba, pati yung kulay. Diba? Oo nga, no. Oo nga, pati kulay. Pati kulay siya na pala may-ari. So, ang ano lang natin is that they seem to, parang nagiging proprietary sila over things na nung umpisa, they wanted everyone to consume. Tama. Kasi commercial yung song. Lalabas nila in the hopes na mabibenta, maraming kakanta. Correct. Pag kinakanta kasi advertising, di bibili yung produkto. Tapos ngayon na napagkakitaan na nila, nagamit na nila yung publiko sa pag-consume ng produkto ng kanta nila, ngayon galit na sila. Correct. Ngayon, namimili na sila. Saka, sila na may-ari pala. Biglang naging siya may-ari. Diba? So, it's too, kumbaga, it's contradictory. Dun sa, yan ang mahirap kasi, pagkakulang-kulang ang pag-aaral eh. Tapos, kung sinong tinanong niya, baka napakatalino ng asawa niya. Pagdating sa batas, diba? Eh, kaya siguro natauha. Pero ang nakakabwisit dito, pa-victim siya. Yes. Parang ang lumalabas, tayong hindi nakaintindi, kawawa naman siya, she's so misunderstood. Oo, Bratinela, di ba? Yung ba parang isang batang ano, nagmamaktol at naglalumpasay? Naglalumpasay. Pagkatapos nung pinagalita na siya, eh, tayo pa uunawa sa kanya. Eh, kasi kayo eh. Eh, ganun Braga ba eh. Talaga, di ba? Hindi niyo ako naintindihan. yun ang baliw talaga tayo pamikasa tayo sabi tayo nakaintindi na pare-pareho tapos pareho tayo na understanding pagkatapos sa kanya hindi rin natin naintindi na sarcasm naintindihan ba niya salitang sarcasm all our fault o tayo pa may kasalanan at hindi siya humihingi ng patawad. Hindi. Simple lang na I'm sorry for what I've said. Sana sinabi niya I'm sorry for what I've said. I'm stupid. Ganyan. Or, I will not repeat it. I apologize that I had not made myself clear. So, pero walang yung hindi niya naintindihan. I did not make myself understood. Oo. Hindi yung you did not understand me. Aba, tayo pa. Humihingi ka ba lang? At saka, kuya na yung malinaw. Bakit ang haba na explanation mo? Ano ba nga? Di ba may Department of Explanation? Totoo yan. Headed by Lugaw, a.k.a. Len. Ay, may chika. Ay, sige. Ay, diba, bato ni Daryl pala. Nag-resign. Medyo feel ko siya. Sino si Daryl yan? Daryl yan, feel kita. Meron pang padating na, ano, na series. Oo, padating, oo. So, anyway, di ba nag-resign si Senator King? Yes. Ngayon, merong, ni-report out na kaya pwede ko nang ikwento. Meron siyang sinabi to a Viber group, na super secret dapat yung Viber group. Kaso, na-report out na siya. Siguro, inalaw na niyang ilabas. Kasi ano, so, ang pinost niya doon was that it was yung pag-aalis niya. And he wants to make it clear, umalis siya. Umalis siya, oo. Kasi ilalaglag siya. I mean, para sa kanya mahalaga yung distinction. So, umalis siya, nag-resign hindi siya. Hindi siya pinaalis, kundi umalis siya. Inunahan niya. At naunahan naman niya. Tapos, ito na nga, ang sinusuportahan si Madam. So, yung pagsusuporta kay Madam, parang ang pahiwatig niya is, from the start nga, di ba, hindi niya naman nararamdaman yung kanyang, ano, yung pagiging miyembro, kumbaga, ng, ano, sabi niya, if pre-election surveys, kasi ang chika, ang press release ni na Congressman Alvarez, kasi mas mataas daw sa surveys, mas may chance daw of winning si Madam Leni. Parang balota lang, more chances of winning. Correct. Damihan na lang yung ballot entry. So, if pre-election surveys was his primary reason for switching his support, I don't believe it. Because like me, Mayor Isko and Senator Pacquiao and his newly chosen candidate are also lagging far behind the survey leader. So tama naman. Kung naghahabol kayo ng mas malaki yung chance of winning, ay the unity mang pinili mo na over 50% na eh. Ang hirap kayong ibagin yun. But of course we know na hindi pwede kasi may alitan sila ni Mayora Inday. Correct. So, sabi niya, time to call a spade.
Okay. It was actually more about the issue of campaign expenses for the local candidates. His, ano ba yan? His chief of staff was asking for 800 million pesos from me. Oh. Which I, ano, additional ha. Additional, ibig sabihin, may binigay na si Senator Ping. Oh. So, additional pa silang hinihingi na 800 million para sa mga local candidates at nasabihan sila na wala na talagang ilalabas. Wala na, oo. Pigang-pigana. So, ngayon, ang tanong. Yan. Bakit si Lenny? Correct. Nagbigay kaya? Yun. Yung hinahanap nila para sa local candidates nila, pinano kaya ng Team Pink? Correct. Diba? Nang angat ba yun? Angat-angat? Anagram? Diba? Oo nga eh. So, they went from Team Pink to Correct. Team Pink. Correct. Ay. Pero importanteng sagutin nila yun. Oo nga. Diba? Anong binigay ninyo? Of course, magkukunwari na lang sila. Sasabihin lang, hindi, wala. Naniniwala talaga kami. And all Ay, other. Chuchu. Paniwala naman Sorbanes. Tayo. Diba? As if? Oo, as if. As if. Diba? Imposibleng paniwalaan Correct. Natin yan. Uy, nabalita mo rin. Ito naman si Trillanes. Ano sabi niya? Diba? Meron na namang pinost na sinabi niyang ganyan. Yung daw sa Bataan Nuclear Power Plant. There is nothing there. Sabi niya. Alam mo, the alam mo, okay. Alam mo sinabi ko, pinost ko kasi sa page ko, no? Sinabi ko, eh, ganun din naman eh, what is in between your ears and your future, there is nothing there. Totoo yan. De, but to be fair, wala nang laman yan. Wala naman talaga. Cannibalized. Kasi even we cannot use the old technology. Correct. Pero, outdated what we want to revive is the nuclear program. Yes. Hindi saka, naman kailangan i-ano. It's too expensive to to redo all of that. Oo. So, ang ano na lang, ang pinagtataluna na lang, like in between Spock, Harry, at saka si attorney, kaibigan lang, kabatch mo. Si Agnes. Sabi ni Agnes, disproven na yung ano fault. Kasi, nung panahon ni Marcos and they were starting the Bataan Nuclear Power Plant, inopose yan ng opposition, Correct. Which are also all colored yellow, yes, di ba? At one of their grounds for opposition was, may fault daw dyan. Oh, why are we building it on Correct. A fault? So, yun ang pagkakaalam ni Spock Sari. Pero sabi ni Attorney Bailen, hindi na totoo, disproven yon. And geologically, that is correct. Walang fault line daw doon. So, I have to double check. Oo. Kasi sa JO, ano naman, sa UPJO naman ang nag At saka, ano, iba ang technology na ngayon kumpara noon. That was what, 80s pa yan eh. Diyos ko naman, 2022 na ngayon, ibang-iba na. Mm-hmm. I'm sure marami ng security features yan. At mas mga ano na yung technology ngayon. It's safer and all that. Eh, diba? Ang daming nangyari na disasters. Long Island, yes. Chernobyl. Yes. So, but we're still using, ano, the Japan is the, of course, yung sa Japan. Yes. Ano? Sa Japan. Saan ba yan? Fukushima? Fukushima ba? Na plant. So, all of these, may lessons learned lahat yan. Correct. Bakit nagka-problema? May problema ba sa reactor, sa cooling systems, and so all of that. So, nag-develop ng better and safer technology because nuclear power is still being used. At saka ang advantage niyan is mababa talaga ang cost. Cost ng kuryente na ang makikinabang hindi lang yung mga mamamayan, kung hindi pati ang mga negosyo. Yan. Di ba? Ito nga, basta natawa ko sa kanya naman talaga na ano mo yung si Daryl, di ba? May bago na naman siya. Lalabas ka ba? April 15 ba? April 9? Sa nilalabas siya. Correct. Ang cute-cute pala ni BBM, ano? Oo. Oh, actually, cute silang dalawa. Si Duterte. Duterte. Yes. Ang cute nga nila. They make a cute couple. Correct. Oo. Ayun. Saan kaya nahanap nitong si Daryl itong mga to? Pinukas ko na yung ano, yung topless, naka-topless shirt siya. Topless. Oo. Si BBM. Ay, meron ako pa. Marami akong ganyan. Grabe ka. Hanggaling mo sa ganyan. Bilis diba? Ng mata talaga. May external hard drive ako para lang sa mga ganyan. Buti na lang. At least you're not like the people on Twitter who post pictures of themselves in various stages of undress. Downloaded ko rin sila. Alam ko, kung hindi lang bawal na i-post, po-post ko na sila. Malay mo, di ba, in the future.
lahat. At sila yung sila yung mga kamping. Oo, puro kakamping. Ano kung nakabuyang yung lahat? Baka biglang maging politiko. Asawa oo, diba? Ng politiko. Oo, kaya ingat kayo kasi akala nyo ba? Hindi ko alam. Hindi ko minamanmanan yung mga Twitter nyo. Ang Twitter kasi is ginagamit ka pang panonood lang ng Nyorno. Kasi na pinapost naman nila. Oo, na pinapost naman nila. At talagang, ngayon, dati alam mo, may mga mask pa sila. Ngayon wala na. Lantaran na talaga. Alam mo, talo pa kami. Kaya nilang gawin ang hindi namin kayang gawin. Bilib din naman ako doon. So I mean, of course may FHM tayo. Pero pero kung nakita mo ba yung FHM? Nakakumot. Pathetic talaga. Oo. Sorry na. Eh kasi nga puro yan ng mga manyak. Pero hindi naman natin ginajudge actually. Hindi. Diba tayo pa? Correct. Totoo na tayo sa ganyan. Ako pa naman ako kaya ng lahat ang madidilim na sulok ng Maynila. Which is another thing na maganda i-bring up. Correct. Kasi hindi na tayo ngayon, yung bagong century, hindi na tayo nagsislut shaming. Hindi na. Diba natututo na, malawak na yung kaisipan correct. Natin. Mm-mm. Kanya-kanya ng yung kumbaga, sexual behavior mo, choice mo yun. Choice na. Basta consenting oo. Adults. Iba yung usapan yung walang consent. Correct. Oh. Alam mo, hindi ko lang alam kung kayang gawing magbunyang-yang yung sigilagid. Basta yung Becky. Yung Becky na kamukha ni Tooth Fairy. Yung kamay niya dikit-dikit. Dikit-dikit siya. Hindi ko alam mo talaga. Parang alimango yung kamay. Basta yung puro gilagid siya. Basta ganun din yung ngipin niya. Kamukha niya talaga yung Tapos siya nakabuyang. Hindi ko lang alam kung kaya niya magbuyang niya. Parang hindi yata. Kasi sino kayang gaganahan? Kasi yun, hindi pa naman siya tapyas. Hindi pa siya tapyas. Okay. Wapa caps, diba? Okay. Pero, siya talaga, ang tapang talaga niya, ang tapang. Uh-huh. Kaya nga, wala tayong slut shaming. Hindi dapat. Pero ito, ang lakas-lakas talaga ng loob niya. Hindi ko lang alam. Nagko-collab yan eh. Kinuha na yata, nag-i-indi-indi rin yan Kasi like anything that you put out there will be subject to fair criticism. Correct. Diba? Lalo kung public figure. So kunwari, magpo-post ka, asahan nyo, may magko-komento. At hindi lahat ng komento magiging fair. Correct. O magiging kind. Oo. Or ang galing-galing, di ba? At pag kami nag-komento, at pagka na-hurt ang feeling, sasabihin nila, libel. Hindi yan libel? Malicious imputation of a public and malicious imputation of a crime, vice, or defect. Correct. Or could cause the reputation correct. Of the person. Sa mga humihirit, mga hindi naman privy, mga wala namang kinalaman, biglang na-hurt lang sila. Kulong, kasuhan. Sa isip ko, affected kayo? Eh, viewers lang kayo. Correct. Bakit kayo affected? Oo, mga viewers lang. Naku, daming manyak call talaga dyan. Alam mo, speaking of yung mga manyak-manyak na ganyan, mental disorder, Yeah. Mental disorder. Paano na talagang misaltik, kumbaga. Misaltik yan. Yung habit-habit lang. Yan. Yung iba, for instance, manias, di ba? Yes, mga manias. So, umpisa, it starts like a... learned behavior din yan unless there's something chemical or physically wrong like a brain tumor or chemical imbalance the others are psychological correct. In certain irreversible cases psychiatric pinatatawaran ha kaya lang meron kasi ako naalala yung taga Green Hills. Ang gusto kong tanungin. Diba? Paano nag-umpisa yun? How did people find out? Hindi ko nga alam. Pero ang assuming na totoo, Ang dami na kaya nag-post yung mga Muslim, diba? Ang Green Hills naman, ang daming mga nagbebenta rin ng mga Muslims, diba? May mga nag-comment, sabi, naku, alam na yan ang lahat dito kasi sila yung mga Muslim community. Dumekwat siya, nag-neknok. Paano? Hindi ko alam kung paano niya ginawa. Kasi sa akin, diba, she denies it, of course. Deny hindi siya. Natin pwede sabihin na with absolute certainty na totoo yan. However, napaka-persistent. Alam mo, ang tawag pala doon is klepto.
Yes, and then it's a mania. It's a mania, kleptomania. Oo. Eh, yun nga, di ba, nagsisimula yan sa habit-habit muna, hanggang sa nagiging acute na. Nadi-reinforce daw kasi yan. Ako, naalala ko pa yung psycho, ano. Required. Noong time namin, required. Ah, required sa'yo. Ako, in elective ko. Ano, sa undergrad. Oo. So, Kakamping yung ano, yung teacher ko. Kasi, ay talaga. Oo, ganyan. Nagulat ako. Pero friend, kung in-unfriend na niya ako, parang ako kaya. Parang marami sa psych ang ganon sa UP. Saan pa kanina? Siya yung pumipirma sa mga registrar, ano namin eh. Luce Deseo. Ano, hindi ko na. Anyway, yun. So, anong mga pang-causes nito? Yung iba, reinforced kasi yung behavior. Like, they do it once. Tapos, imbis na maparusahan sila, either they get away with it and then they get a rush. Or, yung nag-hyper agad. Merong natuwa pa. Correct. Like, di ba yung, when you're in grade school or in high school, magkakadiran, ganyan. Musisiin natin to si Klepto na ito. Kasi, may mga bagay-bagay pala na according sa mga psychologists, ay nati-trigger. Ang isa pala, example lang nati-trigger, nagkaroon ng major life change. Oh, isa pa yan. Ano kaya nagbago sa pamilya niya? Sila sa asawa niya, sa Adjunakis niya, no? Ano kaya? Major life change. Tapos may isa pa, lack of sleep. Sa bagay, tweet siya ng tweet eh. Okay, guys, we're not saying this for a fact. Hindi namin. All we're saying is that the persistently correct. Pinag-uusapan yan. Pinag-uusapan at saka mga psychologists nagsulat sila. Ito pa, substance use. Baka gumagamit nga siya either sobra-sobra sa drugs or alcohol. Ang mga nagaganyan. Oo, kaya natitrigger. Pagkatapos, eto pa, what happens ba pagkatapos ng na-atake siya ng pagkamanyak niya? Okay. Ano ba nangyari? Sobrang happy. Di ba, happy-happy siya? Di ba? Happy-happy siya, nagpo-post siya. Tapos, isa pa is, very, hindi daw clear yung mga memories niya kung ano nangyari noon. Eh, di ba, kung nagde-deny siya ngayon. Tapos, isa pa, depressed. Nade-depressed. Kaya nga, di ba, konting nangyari lang sa pamahalaan, galit siya. Masa wala namang connection. Galit siya. Di ba? The displaced aggression. Inflated self-esteem. Parang characteristic of an entire group of people with a particular color. Correct. Hindi lang kalimbahin. Nakita mo yung meme? May meme na naman. Yung Hail, ano ba yun? Hail Lenny. Full of grace. Full of grace. My vote is with you. Nagulat ako. Kung Katoliko sarado ako, sabihin ko talaga. Borderline blasphemous. Correct. Borderline pa ba? Hindi na. Blasphemous na yan eh. Kahit nawala sa loob ng simbahan ginawa, no? Kasi ginagamit yung ano eh. Ina-attribute sa kanya yung characteristics ng Virgin Mary eh. Correct. Sa isip ko, ay baka kasi banal ka. Di ba? Kaya siguro sinasabi nila, banal ka siguro, sobra kang banal na banal. Papahit nga. Baka sa kanya bumaling. Diba? Papahit. Ay, ayoko. Yeah. Pero look at what, parang ang weird. Kasi sobra na yung attributions. Parang yung ginagawa ang parallelism kay Cory noon. Diyos ko, masukas pa ako talaga. nung panahon na yun, maaalala ko, yun nga si Teddy Benigno would write about, yun nga, parang santo na si Cory. Ay, parang grabe, sobrang heroic ni Ninoy. Tapos, na-flashback ako. Kasi nung si Chris, nasa Tarlac, di ba? Nung namatay si Noy, flashback! 1986 ba? Nung namatay si Ninoy. May nakita daw siyang sulat. Pareho, tiktok na yung poses. At saka yung sinasabi. Ginagaya. At least yun na yung kanyang gayahin. Kasi parang yung mga pelikula niya, takot-takot pero laki-laki ng mata. Parang takot-takot. Iisa ang expression ng mukha. Kung talaga magaling na actress yan, bakit wala siyang pelikula na simula nung nawala na sa poder ang kanyang kapatid? Bakit wala na? Meron ba siyang pelikula? Wala. Hindi na kasi nakatali yata sa...
Eh, wala naman kasing K talaga. Well, yeah. Tanggapin na natin. Kala naman may awards siya. Ako yung awards ng ano, ayoko lang magsalita kasi may alam ako sa mga ganyang award-giving bodies. Ako nga, inaalok, bibigyan daw ako ng award eh. Uy, di ba? Sa presyong, alam mo na. Ay, may ganyan. May ganyan. Diyos ko, inaalok ako, sabi ko, ha? Aalokin niyo ako ng ganyan. Nagulat ako, sa presyong, alam mo na. And then if you're famous, they'll give you an award. Correct. Kunwari na lang talented ka. Oo, ganun yun. Sino sila nag-awardan ganun? Award talaga. Parang hindi ko na-realize na ang Nobel Prize pala eh. Sila-sila pala yun. Ako rin, hindi ko alam noong araw. Si ano ba, si Madame Curie is ano, Nobel? Twice, yeah. Twice? Pero at the time, ay, matinu pa yun. Ano pa siya? Ngayon, iba na eh. She's the only two-time Nobel. Ah, siya lang. Madame Curie. Hindi ko kalain na itong si Criminal na Resa eh kakalera ni Madame Curie. Oo. Oh my God. Hindi ko matuk. Uh-huh. Talaga matuk na kakalera siya. Okay. Huwag mabalik ang tambayan ng oras natin. 12:30 ng tanghali. Solo na si Atty. Ni J-Lo kasi may Zoom meeting ako. Uh-oh. Maraming salamat for joining us. Muli nating balikan. Tambayan sa DWIZ. Ako na ngayon ang nakaupo dito. Hinila ko kasi si Atty. Ni Trixie kanina. Oo, sabi ko sa kanya, sige na, pag-usapan natin yung mga manyak dyan. O, busy siya kasi may Zoom meeting siya eh. Eh pinayagan naman. Sabi niya, sige, upo ako, sinundo ko pa nga eh. So anyway, wala kasi si Deonce ngayon. Of course, sa mga kabunganga, Nixters, mga ano dyan, tambayers, at saka mga katambay, tumutok lang kayo, like and like, share and share. Yan. At mamayang gabi ha, 11 o'clock yung aking live na naman sa Dixtradamus Channel. Okay. At merong readings for April, yung mga VVIP lane dyan. Okay. Kanina pinag-usapan natin, wala lang yung tungkol sa mga manyak. Okay. Specifically, yung klepto. Yung klepto. Okay. Ah, batiin ko muna yung mga nakatutok ngayon, ha? Of course, Mami Maria Lipitan Futter. Ay, ang bilis. Si Ate Zay, si ano pa ba? Ako, ang bilis. Jennifer Kondo, Noella Mudo, Loretta, sorry, ang bilis kasi. Nakakaduling basahin. Carlos Saulog Tamaka. Of course, si Mami Rosemary Malabon. Bryn Hilder, Flavie Serafico. Yolanda Yoshida. Jerome Ian Lopez, Divina Ito. Ang dami-dami. Anyway. So, yon si Deonce ay naghahanap muna ng jowa siguro. Kaya nawala-wala siya ngayon. Oo. So, ayan. Kanina pinag-usapan natin tungkol sa mga mania nga, mga manyak, di ba? Maraming klase pala yan, maraming uri. Okay, so tingnan natin, alphabetical kasi yung listahan, tingnan natin. Meron palang tinatawag na andromania. Andromania, ibig sabihin yan, nymphomania. Ibig sabihin, meron siyang excessive na pagnanasa. Okay, obsession, ganun pala yung pagka-maniac, yung na-hyper ka, okay? Meron pa, yung tinatawag na, tingnan natin, yung mga tao na, yung, ano yung ginagawa sa ngipin, yung ganun ng ganun sa ngipin nila, yung dikit ng dikit ginaganon, ginagrind nila yung teeth nila, nagngangalit, yung mga ganun, no? Kahit walang dahilan, basta ganun ng ganun. Di ba, pati yung pangan, gumagalaw din, di ba? At tawag pala doon sa Ingles, bruxomania. Bruxomania pala yan. Okay. Meron pa, tingnan natin. O yung mahilig na ano, na sa kama, ayaw nang bumangon. Okay, meron palang ganyan. Pinili ko lang ha, yung mga makaka-relate kayo. Ang tawag naman dyan, clinomania. Okay, clinomania. Yung hindi na makabangon sa kama. Talagang gustong-gusto sa kama. Ay, meron palang ganito, yung obsessed sa dumi. Meron palang ganyan. Yung nahahay siya pag nakakita siya ng dumi. Oo, meron palang, pasensya na, pasintabi sa mga kumakain ha. Meron ganyan. Copromania pala tawag dyan. O, pero may alam akong chika dyan. Meron kasing isang tatakbo sa politika. Na dati, close siya sa isang sikat na celebrity. Sikat. Pero ang trip ng celebrity yun, copromania. Gusto niya na merong ano, dumi. Hahaha.
Correct ka dyan. Correct ka dyan. Oo, oo. Mm-mm. Kasi gusto daw yung dumi. Gusto, pasensya na sa mga nakikinig dyan ha, BI to, no, blind driver. Hihiga. Hihiga siya. Gusto niya papatong sa ibabaw. Yung ano, yung tatakbo sa politika. Tapos doon, alam mo na ang gagawin. Yung, may, basta may dumi, di ba? May, anong tawag, ano ba tatawag natin? Basta merong ano, may kulay dilaw. O mga dilawan, di ba? O dilawan talaga. Pagkatapos noon, nung una, baligtad. Kasi nung medyo malakas pa itong celebrity na ito, siya yung umaano, siya yung, pero ang laki ng bayad niya. Siyempre, no? Kaya nakilala itong ano, itong tatakbo sa politika. Eh nung medyo masyonda na siya, baligtad na. Siya na ngayon ang, ayun, kadiri, ano, kopromenya pala yun, di ba? Merong ganon. Okay. Tapos, meron pa, yung sobra-sobra namang hilig sa ano, teka, tingnan natin, pagbabiyahe, okay, pipili tayo, ha? Yung hindi na makaalis sa pwesto sa publiko, sa posisyon. Hindi na makaalis, talagang gustong-gusto. Yung after every 6 years, 3 years, tatakbo talaga, hindi mapakali. Ang tawag pala dyan, empleomania. O, diba? Maraming ganyan, ano? Sakit pala yan, ano? Ang daming, kumaga pagtitignan mo pala yan, ang dami pala mga tumatakbo sa politika natin, may mga sakit, ano? Kaya pala Pilipinas, hindi talaga umuusad, ano? Ang bagal ng usad kasi ang daming nakakabit talaga sa pwesto, eh. Ayaw umalis. Okay. Meron pa. Yung, teka, tignan natin. Ito. Yung gustong-gusto naman ang sarili nilang tao. Di ba mga kakamping ganyan? Gusto nila sila lang. Ayaw nila na merong iba. Either you're with us or against us. Ang tawag naman dyan, ethnomania. Ethnomania. Okay, ano pa? Tingnan natin. Ito. Yung gusto gawing santa. Gusto gawing santo, santa. Okay. Di ba merong ganyan? Sinuutan na nga ng belo at sinabing ganyan, ano? Aba, Ginoong, banal. Ay, banal. Napupuno ka ng grasya, di ba? Ang tawag naman pala dyan sa manyak, sa uri ng pagkamanyak na yan, hagiomania. Oh. Hagiomania. Sa English, hagiomania. Okay. So, hagiomania. Ano pa? Tingnan natin, ito. Ang mahilig sa mga idol, mga idols, idolomania. Idolomania naman ang tawag dyan. Siyempre yung pagnanakaw, alam na natin yan, klepto, mga klepto. Yung mahilig naman sa ano, grandstanding, yung mahilig magsasalita, di ba? Yung magsasalita siya, may kilala akong ganyan, mambabatas, oo. Yung kulang ang 3 oras, naimbitahan nga yan sa isang function, di ba yung mga functions na mga Rotary, di ba may ganyan? O kaya, ano pa ba yun? Yung mga sikat na organisasyon, di ba? Naimbitahan yan. Pagkatapos, alam mo, wala nang taong nakikinig sa kanya. Kasi nag-aalisa na, pero sige pa rin siya na sige ng salita. Oo. Ang tawag pala sa sakit na yan, megalomania. Diba? Merong pelikulang ganyan, cartoons ha. Megalomania, yung laki ng ulo niya. Siya yata yung ano eh, yung hindi na binalik sa gobyerno, yung kanyang dinekwat. Oo, meron, diba? Na ano, na sinabihan na nga na ibalik mo yan, di ba? Hindi niya binalik, hindi niya pinapaliwanag kung nasaan napunta. Yun! Correct! Yun! Megalomania! Okay. Tapos meron pa, teka, tingin pa tayo rito. Ito. Yung mahilig sa droga. Syempre, narcomania. Narcomania yan. Ay, meron pala nakikipag-sex sa mga ano? Sa mga patay? Oo, meron ganyan. Kasi alam niyo ba ang mga namatay, pasensya ulit ha, pasintado sa mga kumakain. Pagkaya na namatay, hindi yan kagad maninigas. Malambot pa yan. Pagkatapos, yung alang malamig na. Tapos dadating ang puntong, titigas siya, tapos biglang lalambot ulit. May kinalaman niya sa liquid ng katawan eh. Sa mga liquids ng katawan natin. Ang tawag naman dyan ay necromania o kaya necrophilia. Okay? Kasi ang philia at saka ang philia is pagmamahal. Love. Okay? Philia yan. Hindi yung philia na kasi nga ano, maloko. Hindi.
Philia ang tawag doon, okay? Philia. Ngayon, pagka sobra-sobra, mania na, manyak. Kaya na sinasabi natin manyak. Ayun. Okay. Tapos meron pa yung mahilig sa sex talaga. Di ba may pelikulang ganyan? Nympha. Di ba? Nymphomaniac. Mahilig sa sex. Siya kaya yung payatot na ngayon? Siya na ba yung payatot? Na hindi naman daw talaga imbitado pumunta? Tapos naniningil lang utang? May utang ka ba sa kanya, Kuya Winner? Ako hindi ko alam, ako alam na may utang ako. Bakit may utang tayong lahat, di ba? O, may utang daw. Oo. Meron nga nag-post pa nga eh. Sinabi, sino daw sa mga dati niyang mga kalaguyo ang bagay sa kanya? Sa isip ko, wala. Walang magtsatsaga. Okay. Isa pa, tignan natin. Ah, yung mahilig masyado sa ano ito? Sa pagkain. Oh, pagkain. Yung mahilig kumain talaga. Phagomania. Ah, meron din pala yung mahilig kumagat ng daliri. May mga ganyan yung kagat, di ba? May mga ganyan yung pag naghihintay kagat ng daliri, di ba? Kaya pudpud na. Ang tawag naman dyan, Phaneromania. Oh, Phaneromania. Okay. Ang dami palang klase ng mga manyak, ano? Hindi lang pala, ang alam ko lang kasi nympho, ganyan. Okay, yung klepto, ang daming klase. Okay. Ah, meron pa. Yung naniniwala na siya pala ay Diyos. Oh. Theomania. Theo kasi is God eh. Meron ganon. Theomania. Okay. Okay. Zoomania naman yung mahilig sa hayop. Ayun yung mataba. Siya yung mahilig sa yung mataba, mahilig siya sa hayop, di ba? Yung sumasabit na lalambitin sa mga puno, di ba? Tao na nga ang kanyang nauna, pinakawalan pa, no? Nauwi tuloy sa saging. Oh, tingnan naman natin ang philia. Ang philia, highest form of love pala. Okay. At maraming klase ng philia. Okay. Tingnan natin. Alphabetical na naman to, pero pipiliin lang natin. Okay. Yung mahilig sa na magalit. May mga taong ganyan eh, lalo na ngayon sa polit. Kasi nga, di ba, kagaya nito si ano, itong hindi naman humihingi ng patawad, pero bigla siya nagalit, tapos tayo pang hindi raw nakaintindi. Oo. Yung sabi, para tayong tanga pala. Siya lang ang matalino, no? Siya lang pala ang matalino. Ang tawag sa kanya, angrophile. Oh. Dito rin pumapasok yung pedophile. Angrophile yung isa, pedophile naman. Ang mga pedophile, sila yung na ano gusto nila, bata. Mga bata. Okay. Oo. Tapos meron naman yung gustong-gusto ma-in love. Pilophile. Pilophile pala yun, yung naghahanap ng love. Okay. Pilophile. Okay. Yun namang mahilig sa masaktan. Nako, dami niyan. Mahilig masaktan. Odinophile. Oh, mga odinophile yan. Mahilig masaktan. Okay. Yung mahilig sa mga hubaran. Naku, ang dami niya sa Twitter. Na-try mo na kayo, Winner, sa Twitter? Twitter? Naku, mag-download ka lang, maski wala kang account, mag-download ka lang. Tapos, mag-type ka lang, hashtag. Tapos, maglagay ka na lahat na naiisip mong salita na bastos. Ilagay mo lang. Pasensya na sa mga bata, ha? PG ito, ha? Humingi kayo ng patnubay, tamang patnubay sa magulang. Eh, lagyan nyo ng hashtag, tapos lagay mo kung ano-ano. Lalabas sila, lahat ng klase. Oo. Kasi sa Twitter, walang prohibition. Hindi ka gaya sa Facebook, di ba? Pag nag-post ka ng, ako nga dati may pinost ako, ano siya, nakatakip na lahat. Kita lang yung chest. Oo, syempre lalaki yun, ano? Kita lang yung chest. Nakatakip na lahat. Aba, sinuspend ako? Violation of community status. Sabi ko, eh kung gagano rin pala, sana pinakita ko na lang lahat, di ba? Eh tinakpan na nga lahat. Nagmukha na nga parang gubat. Tapos, ito lang pang itaas. Tapos, ano, violation pala yon. Pero sa Twitter, walang ganon. Sa Twitter, eh, kahit, ako, lahat talaga. Wala na tinago. Dati nakamask pa. Ngayon wala na. Kasi nga alert level 1 na. Sa Twitter Republic, alert level 1 na rin. Kaya wala na silang masks. Kitang-kita na lang. Talo pa kami. Talo talaga kami. Wala kami sinabi din yun. Nagugulat ako. Kasi bubrusko. Tatu-tatu. Oo. Tapos grabe.
Grabe talaga. Grabe ang pinagagagawa nila. Anyway, tingnan natin. Yung mahilig sa kulay itim, parang ako, melanophile. Kaya pala doon nakuha yung melanin. Diba? Ayaw mo umitim, melanin, kaya gumagamit ka ng mga sunblock. Okay? Ito pala, kapag mahilig ka naman sa maitim, melanophile. Ay, yung mga taga Makati. O yung mga mahihilig sa maiitim, di ba? Mga taga Makati dyan, hello. O, tingnan natin naman. O, yung mga mahilig naman saan? Tingnan natin. Sa pagnanakaw. Kleptophile naman pala yun. Kung sobra-sobra naman, kleptomaniac. Ayun, ito kleptophile. Okay. Tingnan pa natin. Yung mga mahilig sa lalaki. Hominophile. Oh, mahilig sa lalaki. Hominophile. Kung mahilig sa babae, ano ba ang babae? Babae. Mag nakita ko na lang ha, wala akong interest hanapin. Okay. Tingnan natin. Mahilig sa pusa. Oh, felinophile. Oh, feline. Feline, di ba? F-E-L-I-N-O. Feline. Okay. Nako, baka merong nagko-comment dito, hindi ko nababasa ha, kasi binabasa ko lang muna yung mga ano. Okay, tingnan natin. Yung mahilig naman sa ano ito, insekto. Nako, ang dami rin mababatas na mahilig sa mga insekto, no? Entomophile. Oh, entomophile naman yan. Mataas pakinggan, parang wow, mahirap din tandaan. Okay, yan yung mga files, filo, filia, okay. Alam nyo, kaya natin na pag-usapan yan, kasi meron din tayong, para hindi kayo malito, di ba, merong filia, meron din phobia. Kung ano yung filia, ganun din yung phobia, opposite naman yan. Ang filia, yung mga taong gusto, okay. Pero pag ayaw mo, phobia, kagaya ng claustrophobia, takot ka na makulong sa masikip na lugar, di ba? Parang si Maricel, ayoko ng masikip, ayoko ng marumi, ganyan. Oo, ang tawag naman dyan, phobia. Okay, phobia naman yan. Marami rin klaseng phobia. Pag takot ka, di ba may mga tao, pagka mataas na yung lugar, takot na. Anong tawag doon sa, ano yun, yung pagmataas ang lugar. Sige nga, mga katambay, anong tawag doon sa phobia na yon, okay? Ngayon, kaya natin dinidiscuss yan para maliwanagan tayo kasi meron tayong tinatawag na narco-politics, di ba? Necro naman ang sinasabi. Narco-politics, ibig sabihin yan, kasi Kinoy na lang yan ngayon eh, ibig sabihin yung politika na nakabase sa mga droga. Ibig sabihin, ang mga namumuno ay sinusuportahan ng mga nagdodroga. At sinusuportahan din ng mga nagbebenta ng droga, kaya nagiging narco-politics. Yan ang iniiwasan ng ating pamahalaan. Yung mauwi tayo, kagaya ng sa Latin America, may mga bansa na naging narco-politics na. Sa atin, iniiwasan nga yan. At kaya nga, very, very strong ang will ni Pangulong Duterte na mapigilan ang paglaganap ng droga sa Pilipinas. Okay? Yan ay narco-politics. Meron din naman tayo na tinatawag na necropolitics. Necro naman. Ano naman yung necro na yan? Actually, ang necropolitics, ang ibig sabihin niyan is imomold mo yung kaisipan ng mga tao para sabihin mo sa kanila kung ano yung nagugustoy nila ang kamatayan. Yun pala ang ibig sabihin ng necropolitics. Kaya lang sa Pilipinas, mukhang naiba. Ginagamit ang patay para iboto. Oo, ginagamit ang patay. Nagsimula ito dahil nga, di ba si Ninoy binarel, pinatay, di ba? Pinatay sa tarmac, sa paliparan. Dahil doon, naging presidente yung asawa niya, si Cory. And then, nung namatay naman si Cory, yung anak naman niya, si Noy-Noy, ang naging pangulo. Ngayon, patay na si Noy-Noy. Ngayon, ginagamit na naman na kaso daw merong sulat na iniwanan at hangang-hanga daw dito kay Len-Len, okay? Kay Lugaw, na dahil daw may sulat na nakalagay, humahanga daw sa kanya. So muli, ginagamit na naman ang namatay, okay? So, necropolitics daw. Although, ang totoong definition ng necropolitics is iba, okay? So, yun ang nangyayari ngayon. Ngayon, kaya natin pinag-uusapan diyan sa iba ang philia,
iba ang phobia, iba ang mania. At iba rin yung tinatawag nating mansi. Okay. Ang mansi is isang uri ng divination. Dahil naman kung Friday tayo, isang uri ng divination. Ibig sabihin, para malaman mo ang kinabukasan o para malaman mo ang mangyayari, mangyayari pa lamang, gumagamit ng mga bagay-bagay na makatutulong sa kaalaman na yan. Halimbawa, ang mga Celtics, ang mga Druids, gumagamit ng runes. Okay, yung mga bato na may mga nakaukit na simbolo. Okay. Ang mga taga-France, taga-Germany, sa ibang bahagi pa ng Europa, gumagamit sila ng mga baraha, tarot cards. Cartomancy naman ang tawag dyan. Carto. Kasi nga, cards. Cartomancy. Pagkatapos, ang mga Chinese, gumagamit din sila nung Feng Shui. Okay. At saka yung Bagua, at saka yung Loshu Chart. Diba? Yan naman ang tawag sa kanila, Geomancy. Geomancer. So, iba't iba ang uri ng paraan o divination tools para makita o masilayan ang magaganap. Ngayon, nagamit na namin to kaming mga spirit questers noon. Pinatitingnan sa amin halimbawa alikabok. Anong nakikita ko sa alikabok? Oh, yan. May tawag pala dyan, amathomancy. Mga amathomancer. Meron din, di ba, gumagamit yung tsaa, dahon ng tsaa, tea leaves, di ba? Anong nakikita mo dyan? O kaya bigas. Bawat isa yan, meron din pala tinatawag na mancy para dyan. Meron din yung tinitingnan ang langit. Ang mga ninuno natin, mga sinaunang ninuno, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang parte ng mundo, tinitingnan ang kalangitan at doon nababasa nila kung magkakaroon ng matinding bagyo or ulan lang na simpleng ulan. Ang tawag sa paraan na yan, aeromancy. Aeromancy. At yung mahilig naman sa tinitingnan yung manok, di ba? Minsan, kinakatay ang manok, pinapatay ang manok, ginigilitan, tapos tinitingnan yung dugo o yung lamang loob ng manok. Ang tawag naman sa paraan na yan, electromancy, okay? Or electormancy, okay? Yan ay tinitingnan dahil ang ginagamit is hindi aso, kung hindi yung mga manok. Maraming ganyan, ha? Lalo na sa Northern Philippines. Tapos, pwede rin tingnan mo yung asin, o kaya yung arena, pwede rin yan. Pwede rin naman na yung pandinig lang. Pag may naririnig ka, nalalaman mo na kung ano magaganap. May mga tawag din para dyan. Sa amin noon, tinuruan kami sa bigas. Nilatagan ako ni Sir Tony Perez ng Bilao na merong bigas o parang bato yata yun. Tapos pinatiting niya sa akin, sabihin ko daw kung ano nakikita ko. So magtatanong siya, tapos merong akong masasabi tungkol sa nakikita ko. Kasi hindi naman physical eyes ang gagamitin mo, psychic eye mo. At hindi mo magagawa yan kung hindi ka trained. Kailangan may training ka para dyan. Okay. Yung iba, kung napanood ninyo yung pelikulang Harry Potter, di ba tumingin sa tubig? Scrying, di ba? Tumitingin siya sa tubig, tapos may inaalis sa isip niya, tapos nilalagay na ganun sa hindi man tubig yun eh. Ether yata yun, ether. Meron din proseso para dyan, yung ether naman ang ginagamit. At yan ay parang din yung aeromancy na sinabi natin kanina. Okay. Yun. Ngayon, meron din gumagamit mga bulaklak. Tinitingnan ang mga bulaklak. Okay. Athomancy. Tapos, meron din naman yung tinitingnan ang biorhythms. Meron ganyan, ha? Tinitingnan yung biorhythms. Meron din na tinitingnan naman yung ito, pagka ikaw naman ay natutulog, ini-interpret yung pagtulog mo, onay romancy. Onay, actually pronunciation, onay. Onay romancy, okay? Pero ang spelling yan, onay romancy, okay? Onay romancy. Speaking of which, kaka-upload lang namin kanina yung panaginip na vlog. Part 1, paano malaman ang kahulugan ng mga panaginip? Ayan. Tapos, tingnan pa natin na yung iba pa. Binanggit na natin kanina, cartomancy, okay? Tapos, geomancy, nabanggit na rin natin. Tingnan pa natin ang iba. Yung pagtingin sa astronomy, astrology, okay? Astromancy naman ang tawag rin doon, okay? Tapos, tingnan pa natin, yung kulay. Nalalaman mo, pagtingin lamang sa kulay, colormancy naman yan.
colormancy. Yung mga nakikita mga babala. Mga babala, di ba? Yung bang, nako, masamang pangitain. Kunyari may tumawid sa'yo na pusang itim. Yung mga ganyan. O kaya naglalakad ka tapos merong nalalaglag. Parang may babala na. Cryptomancy. Iba yan sa cryptocurrency, ha? Cryptomancy ang tawag naman dyan. Okay. Meron pa yung tinitingnan natin, yung... Ah, oh, meron na rin pala sa computer, ha? Sa computer, cybermancy. Ang dami ng words na, no? Cybermancy. Okay. Tapos, tingnan naman natin, kasi alphabetical ito. Okay. Meron din yung tinatawag naman natin, dugo. Pagka tinitingnan ng dugo. Driromancy. Driromancy. Okay. Tapos, tingnan pa natin, okay. Yung naman mga, yung mga nunal. Mga nunal sa katawan, tinitingnan, may kahulugan din. Melomancy. Melo. Parang pangalan ng isang dating huwes. Melomancy. Okay. Tapos, tingnan pa natin, ha. Meron pa yung pendulum. Tinitingnan mo yung pendulum, nag-i-scry ka gamit ang pendulum. Palyomancy. O, palyomancy naman yan. Yung mga nagbabasa naman ng palad, ang tawag naman dyan, alam natin palmistry yan, di ba? Pero may tawag din pala dyan, somatomancy. Ito yung mga talagang terms na ginagamit, somatomancy. Kasi sa Pilipinas, alam natin, ano yan, palmistry. Pero pagdating mo sa ibang bansa, iba ang tawag nila. So, maigi, alam nyo kung ano itong mga to. Mancies, M-A-N-C-Y. Okay. Yung sa dahon, phylomancy naman pala yun. Tea leaves, tasseomancy. Yung pala yun, tasseomancy. Okay. Yung katawan ng tao, meron din tawag dyan. O yung mukha, pag tinitingnan mo yung mukha, binabasa yung mukha, di ba? Physiognomy. O kaya physiognomancy. Okay. Ang dami, nako. Nako, mabibiti na naman kayo kasi alaunan na. So, siguro itutuloy na lang natin mamayang gabi sa live. Okay? At sa Sabado, hindi ko alam kung iaagahan ko yung live ko naman sa Facebook Nick Nangit 2 kasi ang pag-usapan is gayuma dahil kasabayata ng debate na naman. So, siguro, abangan nyo na lang yung announcements namin, ha? Okay, so, mga katambay, tambayas at mga kabunganga Nicksters, ang susunod na po na programa ay ang In the Heart of Business kasama si Ma'am Maru Pahatisarne at saka si Sir Lito Gagni. Have a safe and healthy weekend. Magbabalik ulit sa Lunes ang tambayan. Alauna na po ng hapon. Tambayan sa DWIZ!